Hello everyone! My name is Hani Litrudes. Welcome and welcome back to my channel. So may good news ako. Good news siya para sa akin. Kasi nakuha ko na po yung residence permit ko dito sa Germany. So actually last August 31 ko lang siya na pick up sa Auslanderbehörde. And for 3 years yung binigay nila sa akin, that means I can stay here for 3 years and pwede ko po siyang ma-renew in the future. And about sa integration course ko, I'm still attending my integration course kasi nga kahit na may residence permit na ako dito sa Germany, kailangan ko pa rin siyang tapusin. I have to learn to speak and write German language kung gusto ko na dito na talaga tumira. So, I need it. Sa mga same case sa akin, kung hindi pa kayo marunong mag-Deutsch, that means kailangan nyo din ng integration course. So, actually, I'm not sure kung magdedepende ba yun or may consideration ba sila, may i-consider ba. I am not sure, depende po yun sa city kung saan kayo nakatira. But here in Köln, kasi dito ako nakatira, and nandito yung husband ko, I am obliged to study or to take integration course. And actually, hindi po kailangan natin talaga na mag-attend sa school. Meron din na school na nag-o-offer ng online, integration course online. Yun yung kinuha ko. That's why na yung klase ko ay online lang siya. So, dito lang ako sa bahay. I don't need to go to school. Kasi naman, medyo natatakot pa akong lumabas mag-isa. Yung klase ko is from 5 p.m. to 8 p.m. And then, Monday to Thursday. And then, Friday, Saturday, and Sunday, wala akong klase. So, I have a free time also. Hindi siya ganun, hindi naman siya ganun ka... Alam mo yun, na kailangan talaga natin full day pumasok sa school for integration course. No, we can choose a time. And, tawag niyan, for ano lang siya, for 800 units ba yun? Or 700 units. And kapag meron na tayong A1, may knowledge na tayo about A1, pwede na tayong direct na sa A2. And kapag okay naman na tayo sa A1 at A2, then direct na tayo sa B1. And then, so that means konti na lang yung pag-aaralan natin kapag meron na tayong knowledge ng German language. So, yung integration course ko po is for 8 months. So, nag-start ako ng... July ba yun? Nag-start ako. And matatapos po siya sa next year na ng March, I think. Yeah. And after nun, magte-take ako ng integration exam ba yun? Yung final exam na talaga. And kapag naipasa ko yung exam na yun, they will give me a certificate, integration course certificate. At yun yung kailangan ng Auslanderbehörde. And kapag okay na yon, I think I don't need na mag schooling pa ulit or mag-aral ulit ng German language. As long as I have that certificate, I think enough na yon forever, I think. I am not sure. Pero kung ano man yung mga kailangan, I will share it with you guys kasi alam ko na may mga same situation din sa akin or same case din sa akin na nandito na sa Germany. So, abangan nyo na lang po kung ano yung mga updates. Sa mga nagtatanong kung paano ako nakakuha ng residency dito sa Germany, I have a video about it, kung paano mag-apply ng residence permit, and also kung ano-ano ba yung mga documents na kailangan isubmit para makakuha ng residency dito sa Germany. Ayun nga, I think June ako nag-submit ng application for residency sa Auslanderbehörde and na-pick up ko siya, nakuha ko yung card ko, yung Aufenthaltstitel or Aufenthaltserlaubnis ba yun? Yun, nakuha ko na siya nung August 31, 2022. For us, para sa amin ng husband ko, napaka, tawag niyan, alam mo yun, parang
nakuhanan yung bigat, yung problema. Kasi nakaka-stress din siya, di ba? Alam mo yun, na baka hindi tayo makakuha ng residency dito. That means I have to fly again to Philippines. And yung gastos, di ba? Sobrang na-trauma na din kami sa mga nangyari sa akin before, bago ako nakakuha ng residency dito sa Germany. Maraming mga pagsubok. And now, finally, I have my residency dito na sa Germany. That means, no LDR na talaga. LDR no more. So, kung may mga tanong kayo, kung nag-a-apply kayo ng residency and you have any questions and clarifications, i-comment nyo lang po dito. And don't forget to subscribe and like this video. Thank you po for watching. Bye-bye!